Hello guys, magandang araw sa inyo. So, nandito ulit ako sa Bike Ibus branch dito sa tapat ng Robinson's Place. Ibus. Aguinaldo Highway. Ano yung sinasabi ko? Aguinaldo Highway, Ibus, Cavite, no? Yan, so for this video naman po, kasi cellphone ang gamit ko. Tinutopak na kasi yung GoPro ko, nalaspag na. Ayan. Dahil sa hindi ko na matiis yung itsura ng ano, di, okay naman yung itsura ng ano eh, ng espasyo eh. Ang problema kasi yung frame ko tapered. Tapered yung ano eh, yung head tube eh. Hindi talaga nagmamatch yung itsura eh. Pero matibay naman 'yan. Matibay naman yung ano, yung espasyo. Kaya ito, balik ako sa Pura Rasa Balugo, napili ko sa Facebook Marketplace. Kakadating lang dito sa Lalamove. Nagtataka nga ako idol ano eh, Dr. Jello kasi sa Lazada ano to eh, 3-2. Ito nabili ko lang to ng 2-2. Kaso nga lang, since na Lalamove, eh Pasig pa galing. 350 ang shipping fee. Tapos yung wala eh, tinatamad na ako magbiyahe. Baka di ako payagan eh. Di ako payagan lumayo eh. Ay, headset no. Tagal na pa lang dinaan yung headset. Yun, tapos ito yung binili ko di, ano, ito yung ano, expander bolt. Expansters. Ito yung binili ko dito sa bike. Yan, Colto. Colt na mahaba. Yan. Kaya gusto ko yung mahaba. Gano'ng ba kahaba to? 2 inches? O kaya 2.5. 2.5 inches no. Kaya ito yung pinili ko dahil na mahaba, dahil nga dun sa mas secure kasi ito pag ginigpitan. Mahilig sa mahaba, kaya mahaba. Oo. Sabi ka. Ano ito eh, 400 pesos pala ito. Kasi nung itong binili ko, hindi ko, walang ano eh, walang kasamang expander bolt. Naka-live ka? Hindi, pre-recorded. Para sa YouTube. Ayan. Kaya bumalik ako sa Balugo di ba nga nakita doon sa Facebook page ko na bala ko mag Cochevlo kasi nga bala ko mag 29er dahil doon sa wheelset na nakita ko yung Sagmit Adventurer na 700c na pang gravel ang problema sinukat ko yung tire width, hindi pala papasa sa, ano, hindi pala po pwede sa 2.0 kasi itong frame na to. Oh. Ito kasing frame na to. Dati itong naka 29 by 2.0 na Maxxis Scripter. Dahil yung Continental Speed King ko dati na 29 by 2.2 hindi nagkasya doon sa rear triangle. Kaya bago ako mag 27.5 nagano ako yung pa ring wheelset ko doon sa truss ko na 29 na rim set tapos ang gulong naman noon pinalitan lang ng Maxxis Scripter na 29 by 2.0. Kaya itong frame, yung frame na to, hanggang 2.0 lang na 29er ang pupwede dito. Ayan. Bali, tignan ko nga ito. So far, ano eh, taga-Pasig yung seller. Sa tingin ko, okay naman. Tataka ako ba ito tumura eh. Hindi ko alam kung saan niya binili ito eh. Sa mga tipa nakakalam, meron na akong video nito. May git 400 grams to eh. Yung tawag dito yung timbang nitong puro ano, Pura Rasa Balugo. Ayan. So, antayin natin na mabuo ito. Ah, may kabit pala dito sa M-seat ko. Pasok na ba? Baka may espasyo. Naluwang ng bearing eh. Naluwang eh, no? Yan nga, nababa yung ano, 55 mm.
ilagay ulit. Yung bang, di ba bumili ka na niyan dati? Hindi mo rin nilagyan ng crown race. Bakit meron? Ah, sa'yo meron. Sa'yo, hindi gasa. Hindi gasa bearing eh. Hindi gasa? Bakit? Hala, hindi pala kasa. Ano, Ki? Ano? Lilihain? Masyado pala mataba, ano? Yan. Yan guys, ito na yung ano, nililiha para magkasa yung bearing. Anong number pala niyan? Ano to boss? 600 to, tapos 320, no? So, pinapalan muna natin para madaling makaskas. Tapos, papakinisin natin ng 600 grit. No? So, ngayon, pinapakinis na natin kasi pasok na yan. Yung sample. Kaya sa mga naka-encounter ng ganyan, i-share nyo dito sa comment section, no? Baka meron kayong ibang diskarte kung paano ginawa. Lapat naman eh, no? Sa crown race. Lapat na yan. Pag ganyan, lapat na yan. Ito, ito, ito. Kakakabit na natin. Kaya kakabit na, no? Yan, nakakabit na. Yung, Doc, yung, ano, yung putol niyan katulad dun sa putol dito. Oo, oh, parehas na. Bali, yung pang putol niyan naman yan, di ba, yung ano? Ragaring ba? Ha? Chugater. Ragaring bakal, alam ko eh, pag carbon. Ragaring bakal. Ragaring bakal pag carbon fiber. Pag naka-encounter kayo ng sabihin nyo, boss, kupal ka ba? Ginawang aluminum. Yan, ragaring bako. Sorry guys, wala tayong ano eh, tube guide eh. Mahal yun eh. Marami-rami ka na rin bang ano? Marami-rami ka na rin bang pinutol na steerer tube? Oo, oh, minsan nga ito pinutol ko rin. Ano yun, for experiment? Lefty daw eh, gusto niya lefty eh. Ah, lefty. Kaya pinutol niya. Lefty rigid point. Ayos na siya. Yan, liha, tas liha. Hindi talaga pantay, no? Pag budget na, ano, no? Hindi pantay yung, ano, ng carbon. Pati nga yung, ano, yan, ayan, no? Medyo mas manipis dun sa, ano? Camera lang ba may problema o yung, ano, yung mismo, ano? Hindi nga, hindi bilog na bilog, eh. Hindi ko alam. Yan, liha tapos installation. Yan, nilalapat para dun sa, ano, pinaflat para dun sa pulto. Called expander bolt. Expansion bolt ba? Expander bolt? Spider-Man. Expander. Hindi ka na nababasa ko expansion. Expansion. Gumagamit ka ng carbon paste sa expander? Hindi na. Yung mga ganito, halimbawa, ito, di naman to carbon yung pinaka-integrated na kabitan ng bearing. So, okay lang lagyan niya ng high temp. Pero kung fully carbonated to, carbon paste. Kasi carbon to carbon eh. Magdidikit kasi yan pag natuyo. Ngayon,
naka-aluminum naman tayo na step, hindi na lead yan. Kasi kapag nilagyan natin ito ng carbon fix, nag-i-slip, napuputpot to. So, kailangan, malinis lang, walang kahit ano. Ayun, yan naman ang ano. Spander yan eh, kasi yan yung kakapit eh. So, kailangan, walang grease na kahit ano. Parang mali. Tama. Yung ngipin-ngipin, yun ang kakapit eh. Buti, tahimik mga basher ko. wala na ba sa TikTok mo? Wala na. Ayun lang yan. Daming ibang mekanik na papaturo sa FCA. Di mas maganda, bigyan kayo ng contest, no? Dalawang STI. Wala, kulang. Ano? Wala, kapos. We? Alala ko yun sa Pixie, ang nagputol siya. Putik nandito yung stealer ko. Ayan, gawin mo na lang sa ibabaw naman to. Ibabaw mo? Baliktad pala. Yung aluminum kasi, nilagay ko doon sa ilalim. Yan, di ka nagamit ng torque wrench dyan? Hindi, sagad-sagad yan. Takto man yan. Dito tayo gagamit. Ado sa step. Nangangalawang... Ado sa mo, ito na? Alin? Oh, sige. Oh, bayad ito eh. Bayad yun eh. Medyo pricey din pala yung fault niya. Ang alam kong dating steerer tube nun sa isang kumpol, sagmit, mahaba din. Nakalimutan ko na kung magkano, parang 300 plus yata yun. Kunti lang naman diferensya. Yan. Tapos mamaya... Nagaganto ka ba? Nagaganto ka. Ganto natin? Ah, sige. Ganto kasi... nagagawa ko dati, dito naka ano. Tapos ano, di ba ang... ang talagang topak ng balugo, commonly yung ano eh. Itong mount na yan, yung post mount na yan. Meron ako video niyan, pero since na meron kang balugo dati, meron kang sarili mong diskarte, no? Barena. Barena na. Shortcut na, no? Nahihirapan pa tayo. Barena na. Ganun din eh. Ganun din. O mamaya, tingnan natin yung ano naman niya, yung hack naman niya. Kasi yung una kay Gab eh. Yung sa akin, gumawa ko ng sarili kong hack eh. Pero hack mo naman yun. Hindi ko nagawa ng video. Ito naman yung sa kanya mamaya. So yan yung hack naman niya. Kinikikil. Ito, rekta na, no? Kasi umpok yung ano eh. Hindi natin pwede gamitan ng washer kasi yung fudge. Hindi pantay yung putput niya. So, kumbaga ito yung fudge. Ito lang ipuputput niya. So, mababawasan yung braking power. Dito na natin siya papantayin. Bali ang ano niya, pag iniikpitan natin, gumaganyan siya. So meaning, malalim yun dito. So ngayon, papantayin natin. Umbok kasi yung carbon eh. Yung thread sakto, pero yung mga sobra ng carbon yan. Tulad na ito, yung kapal dito. Mahalata niya naman yan eh, pag iniikpitan. Bali, ano, di na kailangan lang ano, no? Ako kasi ginawa ko, half moon para naman magpantay kapag ano. Kapag giniscrew na yung ano yung caliper. Ang ginawa ko dati, to, yung mas manipis pa dito. Kinat ko 'yan. So bali yung halahati nandito. Ito wala. So pag inano, sinan pa ko pasok siya. Kumbaga, sino nakabili noon, sana mo problema, hindi ba na problema. Half moon din sa 'yon. Ay yung half ano, yung sa akin kasi hindi pala maraman din. Yung sa akin pala isang buo. Isang buo. Washer. Ang ginawa ko pala, kinikil ko, ginawa ko parang ano, cheddar cheese na. Ano tawag doon? Di pala half moon yun. Di ba yung washer flat yun? Parang naka-slice. Oo, naka-wedge type. Naka-wedge type naman. Yun naman ang hack na ginawa ko. Yung kay Gab naman, half moon. Tapos nilagay ng washer doon sa, ano, sa rotor. Sa rotor na? Yung sa rotor. So marami namang mga ibang ano para dito. Ito talaga takot ako sa washer eh. Bakit mga ganyang washer? Takot ako eh. Bakit? Ah, washer. Alam mo na pag may washer eh. Ay, hindi yan ano. Yan, yung kanya, yan yung direct to point na ano. Oo, kasi magano ka tapos palahati lang ng patch mo gagamit.
Diyan kami, diyan ako tumatagal nun. Sa installation niya. Masaya. Pag-prenay mo yan. Hindi na gumagalaw yung rotor. May bolt, wala pang bolt. Kaya gumagalaw. Ah, ito. Yung bang baba, hindi rin pantay o pantay? Check muna natin. Kumbaga, up and down. Kasi minsan, kahit isa lang yung galawin mo dyan. Kumbaga ito, sobrang higpitin mo. Susunod na yan. Hindi na yan magtatagilid-tagilid pa. Bale, ang ginagawa mo, one by one muna check, no? Sa taas muna, tapos sa baba naman. Mahirap yan kung simulan mo rektahan. Baka mali. Baka mamaya mali. Yan ang ano, yan ang consequence sa pagbili ng carbon, budget carbon. Carbon aligaw. Iba talaga pag ano, kapag mga branded. Kaso nga lang, ubos wallet. Ubos ang pera sa wallet. Yan, tuloy niya ito. Yan, gumagalaw yung rotor eh. Sa baba naman tayo mag-ano kasi inikpitan natin siya, lalo gumagilid. So, sabay natin silang gagawin. Binanan niya. Kikikilin mo rin yung sa baba? Para lumapat mo. Wala namang ano eh. Wala namang plug and play kahit sa mga motor. Kung sa iba gusto plug and play, maglabas ka ng kwarta. Quarty. Kaya kikikilin na. Mr. Kikyo. Pagkaalala ko, yan din yung ginawa ni Lester. Kinikil na rin niya sa toxic niya dati. Oh, naalala ko, kinikil din. Kaso nga lang parang ano eh, ako dati kasi takot, parang takot ako ikikil eh. Pag nabwisit ka na, dyan na papatok sa utak mo na. Bahala na. Bahala na si Batman. Bahala na si Batman. In case natapos na, ang di ko lang nakuhanan, naglagay na pala siya ng ano, half moon. Yung hapon na yung ay pakita mo ayan. Yun yung ginamit no. Bakit nga pala hindi kumana yung kikin? Dahil dun sa thread no. So kapag nilihan natin yun, baka ang kinakataot natin dun, gumalaw yung pinaka thread. Pag gumalaw yun, patay. Re-thread tayo bago. Ayan, kaya yun ang ginawa, half moon. Kaya yun, okay na, pantay na raw to no. Yan guys no, yan na. Nakakabit na yung purara sa balugo ko na gravel park dito sa MC Tremor ko. Kaya kahit papaano bumalik na ulit sa dati na yung tsura ng ano ko, Aeroba Rigid MTB ko. So yan, tignan natin no. Ayan na, mas bumagay na talaga kaysa dun sa espasyo na non-tapered na 26R. Eh okay naman sana yung espasyo, kaso nga lang talagang yung base nun ano eh, non-tapered, hindi talaga bagay. So kita-kita natin na yan, bumalik lang sa dati na kahit papaano pumugi na yung ano ko, MC Tremor ko. Yan. At ito kasi 'di ba nga may issue dun sa steerer tube kasi nga hindi magkasa yung ano eh. Hindi magkasa yung crown race at saka yung seal bearing, kaya nilihan ng konti. So far wala naman akong naging issue dito sa fork na to, particular nga dun sa steerer tube. Okay naman so far. At yun nga, yung sakit pa rin yan, yung mount ng disc brake caliper tabingi pa rin. So lahat yata ng ano eh. Lahat yata ng purara sa balugo ganyan ng issue eh, dun sa mount ng yung post mount ng disc brake caliper. Yan, so hanggang dito na lang kasi nasa Bermosa ko ngayon. Ang ganda ng panahon ngayon, walang
Walang hangin at saka hindi mainit. Ano nga lang, maulap nga lang. Pero hindi umuulan eh. Kaso nga lang eh, since na ang gamit ko cellphone na may gimbal, eh may dala-dala akong bag. Kaya hindi rin ako makapag-ensayo dahil nga sa ayoko na kasi mag-ensayo ng ano eh. Okay mag-ride na may bag eh. Kasi dati ginawa ko yan nung nagla-union ride ako. May dala-dala akong bag sa likuran. Sumakit yung scoliosis ko. Umabot na mga siguro mga mahigit 2 buwan bago nawala yung sakit. Parang naipitan kasi na ugat eh. No choice ako magdala ng bag kasi nga yung GoPro ko ano na, naghihingalo na. Ilang mahigit 1 minuto na eh, 1 minuto na playing eh, nagkakaroon na ng problema. Kaya ito mo lang gamit ko yung cellphone at tapos may gimbal. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panonood. Then don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Okay guys, maraming salamat sa inyo and rise po sa inyo.